Nasunog ang ulam namin ni Sarah. Ayan, nasunog ang ulam namin ni Sarah na hot dogs. Ayan, ayaw niya tuloy nung kanin. Sinabawan ko ng laban. Ayun, pinapapak niya naman. Hello mga birds. Pupunta kami ni Sarah sa ospital. Kasi ipapaano na yung ano niya. Pigsa. Ay, may kumagat yatang insekto. Ako yung kinakabahan. Parang naawa ako sa kanya kasi pipi. Ito kami ng mga parts. Update ko kayo. Mga parts. Ang hangin sa labas. Yung buho ko. Waiting kami mga parts. Ako yung kanyang nanay. Okay mga parts. Update ulit. Nandito kami ngayon na ni Sarah. Hinihintay ko ang kanyang doktor na mag-prepress ng kanyang pigsa. Ayan. Ayan, nandito kami. Waiting kami dito. Hey, Sarah! Ito talaga. Buti talaga. Say hi! Sarah, say hi! Update ulit mamaya. Ang tagal mga pugs, kanina pa kami naubos na ni Sarah yung kanyang didi at nagutay-gutay niya na yung kanyang bed cover. Hindi siya napuntahan. Ang yamutan. Naiinip na siya. Naguboring na. Ayun mga birds, tuluyan na kaming na-admit ni Sarah. Ay, na-admit si Sarah dito sa ano, sa ospital. Bali, ayan, natutulog siya ngayon. Ayun siya mga birds, natutulog siya. Ayan, natutulog siya. Ayun ang kanyang ano. Ayan, bali. Alauna na ngayon ng madaling araw dito. Bali bukas to ng alas 7 uoperahan siya. Doon sa namamaga niyang kita. Ano kasi yun eh, parang pimples lang. Ang liit tulok lang siya eh. Tapos ano siya, nung napisa, napitok siya. Pinapiga nung patay niya. Parang lalong namaga. Ngayon pang ano na, pang apat na araw na ngayon. Pang limang araw. Ano, grabing pamamaga. Kaya yun, sabi ng doktor, ano daw, operahan daw. Suka siya. Ano, dahil ako yung yaya niya for 5 days. Yung nanay niya kasi nasa Medina. Tapos yung tatay niya busy sa work. Ako yung naatasan na maging yaya niya for 5 days. Tapos ito naman. Kaya ako yung kasama niya ngayon dito sa ospital. Sana maging okay na siya. Nakakaawa man na maano siya. Kasi kailangan din niya na ano. Kailangan din niya na maano. Hindi nga kami ready na pumunta rito. Akala ko, sabi kasi nung tatay niya, punta daw kami ng ospital kasi ano lang daw yung pipigain niya at ganun para lilinisan. Lilinisan yung namamaga niyang kita. Eh, yung na-check up siya dito, sabi ng doktor, kailangan daw siyang operahan. Kaya yun, ano lang yun, na-ano siya dito, na-admit siya. Kaya ay bukas ng umaga, operahan siya. Ayan, guys, update ko na lang ulit kayo mamaya, mga guys, pag, ano niya, dahil mamaya na yun, umaga na rin eh. Kaya mamaya na rin siya yun na operahan. Ayan, guys, yung, ano, ano bang tawag niyo? Life. Life namin dalawa ni Sarah for 5 years. Second days kapapun. Ang third kanina. Ang apat na ngayong araw. Bukas last day ko siyang last day na akong yaya sa kanya. Sana maging okay na siya mga parts. Okay mga parts. Update ko kayo ulit. Ayun, magandang araw mga birds. Ayan,
tumulong ako sa magandang umaga. Umaga na. Kinuyasin ako kasi may nagbigay ng ano, ng almusal. Ayan mga kaps. May tubig. Tubig. Tapos ano. Ayan. Ayan, ano ito? May keso. Cheese. Ito, yung kanilang paalmusal mga kaps. May cheese. Cheese. Kutsara. Ito kutsara din. Merong fresh milk. Fresh milk, mga pals. Dalawa. Tapos, ano to? Juice. Orange juice. Yan, tubig. Bakit? Siguro pag-isa kami, pero bawal. Bawal siyang kumain. Bawal kumain na. Si Sarah, nagmula 2 a.m., binawalan na siya ng ano, binawalan na siya ng kumain. Kahit ano, didi, bawal. Kaya ako lang kakain ng mga kata. Ah, tumatay, tumatay. Tumatay. Ah, slice pa. Malay kasama. Tumatay. Jam. Orange jam, siguro. Orange jam. Tapos, yung cheese. Cheese. Tapos, ano naman siya? Mmm. Parang sa lunay haja. Tapos, ano to? First time ko magbantay sa, first time ko magbantay sa hospital dito sa Saudi. Kaya, first time kong pagkain, pagkain nila dito sa hospital. Ito mga pads. Ito, kubos. Ayun. Itong kubos. Ito, kubos. Itatawso dito. Yan. Yan ang pagkain nito. Ito. Tapos may green olives. Green olives. Tapos merong biscuit. Biscuit na dito. Parang cookies. Cookies. Ayun. Pwede ba mga pads? Ang dami nilang ano. Ayun. Ang dami nilang parasyon ng almos. Anong pagkain? Diba? Hindi gaya sa atin sa Pinas. Konti-konti. Dito ang dami. Diba? Isa ko lang yung kakain. Lalo akong tataba. Mga parts ko. Pero despite kasi siguro mamaya si Sarah. Gawin ko lang kung ano. Mga parts. Itong mga kape ang kailangan ko. Ito gatas. Sumasama yung tiyan ko. Nadala ko doon sa labas yung tayo. Nala ka doon yung lagayan. May nagtitinda. Uso rin pala rito yung nagtitinda. Nalabot ko doon. Ano, nakalaka ng tray nila, diba? Ayun doon yung lagayan ng mga tray. So, nakikita ba yan? Yung mga parts. Lalabas ko muna at tanongin ko daw yung nurse. Sabi ng nanay sa mga bangka. Na kasi. Medyo madilim. Medyo madilim mga parts. Kasi baka patay pa yung ilaw. Ayun mga parts. Sabi nila 7 o'clock nila ako. Pa-operahan itong bata. Anong oras na? 8:30 na. 8:30 na pala mga parts. Wala. Wala pa. Hindi pa siya kanina. Tulog pa siya, tulog pa. Pinatulog ko siya kasi naawa ako. Wala siyang magmula 2 o'clock. Hindi na siya pwedeng kakain ng kahit ano. Kahit didi, tubig, wala din. Kaya yun, natulog siya. 8:30 na pala, wala pa rin. Ano oras kaya ito. O sige mga folks. Update ko na kayo mamaya.
at almost 11 o'clock in the morning bago nila kinuha dito. 2 o'clock pa start nang hindi kumain si Sarah. Ayun mga birds, mahina lang yung boses ko kasi may mga katabi kaming patient dito. Okay mga birds, update ko na lang kayo pagkatapos ni Sarah sa operation. Okay mga parts, ingat kayo palagi at thank you for watching. God bless mga parts. See you on my second update kay Sarah. Ay bali pang fifth day ko na nun na nag-aalaga sa kanya. Okay mga parts, God bless. God bless. Okay, see you on my next vlog. Please like, comment, and share.